Ako si Andrew Morales, Network Coach of SalveyOL, isa sa participants ng SalveyoFast 2023. Nung simula pa lang ng SalveyoFast challenge na ito, sa totoo lang medyo nagdadalawang isip ako kasi nga dahil first time ko na mag-join sa ganitong event. Lalo na nung narinig ko pa lang yung salitang fasting. So feeling ko kasi kapag ka-fasting, magugutom ako. Okay, 15 pounds. Tingnan ko kung ilan yung kaya kong ilang repetition yung kaya kong gawin dito sa isang set. Okay, I think kaya naman ng 15. Pero before pa man nag-start yung event na ito, actually, nag-umpisa na rin naman ako magbawas ng kinakain ko. Nag-umpisa na rin naman ako na maging concerned talaga sa health ko, unlike before kasi nung kabataan ko, na wala akong pakialam sa kalusugan. Basta feeling kong masarap, matamis, so kinakain ko. And then, dumating na nga ako sa point na unti-unti may nararamdaman ako sa katawan ko na tumataas na nga yung presyon ko. Recently, nalaman ko na rin sa medical result na isang patak na lang, diabetic na ako, sabi nga ng doktor. So yun, nag-worry ako. So sabi ko nga, mag-join ako dito. So manalo man o matalo, importante, magkaroon ng improvement yung health ko. I decided na mag-join nga sa SalveyoFast 2023. Kailangan kong ma-prove sa sarili ko na kakayanin ko to. So, sumali ako sa mga activities, nag-jogging sa Clark, and nag-join din po ako sa CrossFit. Actually, lahat na ito, first time ko. Yung mag-jogging ng sobrang layo talaga. Manalo man tayo matalo, kung ano man maging resulta ng challenge na ito, importante, no? Yung magiging resulta nito sa katawan natin. Well, actually, napakalaking tulong ng challenge na ito ng SalveyoFast. No, salamat sa Salveyo, siyempre. And CrossFit na halos may get isang oras na patuloy na activities. Ang pahinga mo lang is siguro 5-10 minutes. And then, di ko rin expect na na-survive ko yung mga activities na yon. Kasi, unang-una pa lang talaga, yung first 3 days ko, sa totoo lang, very challenging na. Dahil gutom ang kalaban. So sabi nga, you versus you, di ba? Nandun yung mga time na ma-attempt ka talaga sa mga unang week mo. Kasi once na narinig mo na yung pagkulog ng sikmura mo, eh parang ma-attempt ka na isipin mo na, what if kung kakain pala ako ng rice? What if kung subukan kong konti lang? And ang malupit pa nito, nandun sa mindset ko na dahil nga nung mga first week ko at nag-workout pa ako niyan, iniisip ko na kalaban ko nga yung sarili ko na mag-workout ako, wala naman akong kinain. So, paano ko masusurvive yung pagbubuhat ko ng mga dumbbells, di ba? So, ang maraming salamat na lang dahil sa tulong ng SBG, so nasusupplyan niya yung needs ng katawan ko. Sabi ng iba nga, kailangan kumain ka muna after 1 hour. Ako, ang mindset ko, mag-salveyo ka muna bago ka mag-workout. And pag nagutom ka, mag-SBG ka lang ulit. At kapag nagutom ka ulit, sabi nga nila, i-SBG mo lang ulit yan. So, salamat sa SBG dahil natapos ko yung SalveyoFast journey ko. So, ngayon, nakukontento na nga ako na napansin ko na sa sarili ko na kahit na sa konting pagkain lang, ay nabubusog na ako. So, malaking bagay talaga yung naitulong. And napansin ko na sa sarili ko na dahil nga sa disiplina na natutunan ko dito sa challenge na ito, eh, talagang bago ka kumain ng marami, isipin mo muna na sayang naman yung paghihirap mo kung sisirain mo lang ulit yung diet mo. Kasi sa totoo lang, mas mabilis yung magpataba kesa yung magpapayat. So, yun yung naisip ko. So, kailangan lang na magpatuloy tayo. Until now, actually, nag-workout pa rin naman ako. And gusto ko pa rin i-monitor yung sarili ko kung ano pa yung ma-i-improve after ilang months na nag-workout ako. Kasi meron akong goal sa sarili ko. So, kita nyo naman ngayon, is mas na-enjoy ko na yung pagsusuot ng mga fit na shirt. Unlike before kasi, hindi ko masuot yung mga ganito kasi una-una, di ba? May kita yung chad mo. So, kasi kailangan ko pang butasin pa ng ano to, ng bunting. Ayan. Dati hanggang dito lang yan. So, hindi naman na tayo bumabata. Patanda na tayo. Kakaroon tayo ng mga health conditions eh. Diba? So, ngayon, ang kagandahan nito, yung dati, may mga time na humihilig ako. Pero ngayon, nawala na siya. And then, yung fasting, ginagawa ko pa rin siya hanggang ngayon. Akala ko dati kasi, kapag nahihilo ka o tumataas yung presyon mo dahil sa, ay kasi, tatay ko, lahi kami ng high blood. So, hindi pala. Dahil ito sa kung ano yung lifestyle mo. So, yun lang. Sa mga susunod pa na batch ng SalveyoFast na gusto rin gawin yung challenge na ito. Kung nagawa namin, magagawa nyo rin naman ito. Okay? So, unang-una lang siyempre, always believe in yourself kasi wala namang ibang maniniwala sa sarili mo kung hindi ikaw lang naman. So, kapag inisip mo na hindi mo kaya, tama ka. Okay? Pero pag inisip mo na kaya mo, tama ka pa rin doon. Kasi walang iba pwedeng magsabi sa'yo na hindi mo kaya kundi ikaw lang. Thank you sa
company sa Salveo Well. Kasi dahil sa challenge na ito, Salveo Fast Challenge nga, ay natutulungan kaming mga empleyado kung saan napopromote yung good health ng empleyado. Kumbaga parang bonus na nga dito yung magkaroon ka ng reward eh. Kasi yung unang-unang goal mo sa sarili mo, kailangan maging healthy ka. Andrew Morales, you have lost 5.2 kilograms. Once again, ako si Andrew Morales, Network Coach of Salveo Well, at isa ako sa proud survivor ng Salveo Fast 2023. Maraming salamat.